Hello guys, welcome or welcome back sa ating munting channel at sa ating Facebook personal profile. Ayan, William Patrimonio Malbas. Ano? Ang video po na ito ay gagawin ko pong warning sa paggagawa ng content. So nagkaroon po kasi ako ng community guidelines warning sa YouTube. Dahil may in-upload ako na video tutorial na hindi pala pwede. Grabe, humihigpit na yung YouTube ngayon. Dati pwede to kasi ilang video na yung in-upload ko at gumana naman at wala namang violation. Pero ngayon, yung ginawa kong tutorial na parang halos kaparehas lang naman talaga lahat ng ina-upload ko, nagkaroon ng community guidelines warning. So ano ba yung video na yun? Ano yung ginawa ko? Ano yung sa tingin kong naging violation ko? So pumunta tayo sa gallery dahil in-screenshot ko siya. Tara. Click natin tong gallery. At dito sa aking albums, makikita natin dito sa aking screenshot na mayroon nga akong video na ito. Yung visibility removed, no? At monetization, yung monetization niya is ineligible, no? Dahil nga nagkaroon ng terms and policies issue. Yun nga yung community guidelines warning. Ayun, dun ako nagkaroon ng violation, no? So yung video naman na yun is ito. Ito, kaka-upload ko lang nito nakikita nyo, September 30 lang, So, bagong-bago lang. Mga music sa TikTok, easy lang pala gawin. No copyright. No tutorial video yan na bawal pala kay YouTube. No, pero hindi ko naman sinasabi lahat ng tutorial is bawal kay YouTube. Okay? So, ano ba yung sa tingin kong naging violation ko rito? So ang pinaka naging violation ko talaga, Taylor, is yung pagpunta ko ng Chrome ay meron akong website na itinuro kung paano mo i-download yung video na galing sa YouTube para ma-convert mo sa cellphone mo, para ma-save sa cellphone mo. Okay? Website yon na doon ako nagkaroon ng warning. Sa tingin ko, ayun talaga yung pagkakamali ko na nagawa, no? So warning mga kapwa ko content creator, huwag na kayong magpakita ng mga website. Okay? Mga website na magmumula sa Chrome tapos i-tutorial nyo. Magkakaroon kayo ng community guidelines warning. Nag-email pa nga yun sa akin at ayan, in-email pa sa akin yun tapos ginawan ko ng reply, no? Para kahit pa paano siguro maibawi ko yung video at baka sakaling medyo nagkamali lang sila, no? Kasi automated lang siguro yung pagbibigay nila ng violation, no? So baka by mistake lang yon, kaya nagreply ako sa email nila. Okay? So hindi rin talaga safe yung mga video na ipapakita mo yung mga website, okay, sa Google. Hindi rin talaga safe, no? So sana pakinggan yung mabuti to at bilang warning lang, So yun lang. Maraming salamat kung napanood mo to at i-share mo na to sa iba para alam din nila. Okay? Peace.